Yon, welcome back to my channel mga Lods. Siyempre, bagong araw at may bagong table skirting tutorial na naman tayo guys. Part 2 na pala to guys, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 kung paano tayo nagawa nito. Yan yung video. Ito yung video na part 1 kung paano natin ginawa yung single pleats. Bali ngayon nga, gagawa na tayo ng part 2 kasi kung nagawa kayo ng single pleats guys, sayang naman kung hindi nyo makikita or kung ano pa yung ibang options na design na pwede palang gawin sa single pleats. Ituturo natin to part by part. Tama ba? Part 1, part 2, part 3 hanggang umabot tayo ng part 6 or lalagpas pa. Kasi tayo naman kung hindi nyo nga malalaman kung anong klaseng design pa ang pwedeng gamitin sa single pleats. Kaya ituturo natin sa inyo yan. Umpisa na natin. Tara. At bale, ito na nga guys. Ito na yung part 1 ng video natin. Ito na yung itsura niya. Ngayon, gagawa natin siya ng single layer na diamond design. Una nyo lang gagawin guys. Ito, partner siya guys. Ito. Yan. Pipin nyo lang siya. Ganyan. Partner lang siya. Pin nyo siya sa dulo, tapos pin paloob. Yan. Partner lang. Tansyahin nyo na lang yung kung pantay. Makikita nyo naman siya kung pantay o hindi. Lapit kong konti para makita nyo guys. Yan. Eto siya. Yan. Ipipin nyo lang siya dire-diretso hanggang doon sa dulo. A few moments later. At bali yung guys, nakita nyo na tapos na nating ipin. Pamula siya dito. Pinag-partner natin siya hanggang sa dulo. Pero pwede na rin siyang ganyang design kung gusto nyo. O kagaya sinabi ko, part 1, ito yung pinaka-basic na design ng single pleats. Ngayon gagawa tayo ng isang layer ng diamond design. After nito guys, makikita nyo rito. Yan. Yan. Ito, kukunin nyo yung dalawa na to. Yung ka-partner nito. Gagawa tayo ng diamond. Yan. Pantayin nyo lang. Tapos mas maganda kung sa dulo nyo siya ipipin bago nyo siya ipapasok na lang. Kung nahihirapan kayo magpin guys, ganito lang o. Yan. Sa pinakadulo lang. Tapos ipapasok nyo lang siya pa ganon. Automatic maglalak na siya dun sa loob eh. Dire-diretso lang din uli hanggang dun sa dulo. Tapos tansyahin nyo na lang or sukatin nyo na lang kung pantay ba. Sa akin kasi tinatansya ko na lang kasi makikita nyo na kung hindi pantay eh. Pwede nyo namang i-adjust. A few moments later. Yan, after nito guys, makikita nyo yan. Natapos na natin siya hanggang sa dulo. Yan. Tapos eto, para may partner siya, ididikit nyo na lang dito sa tatlong pleats. Yan. Diyan natin siya ipipin. Yan. Makikita nyo guys, yan. Ito yung sinasabi ko, pag hindi pantay, pwede nyo i-adjust. Kaganyan, di pala pantay yung gawa ko. Baba nyo lang ng konti. Makikita nyo naman yan eh. Yan. Hindi pa rin. Yan. Ito, okay na siya. Hanggang doon. Tapos para diamond design, ito na yung pinaka magiging diamond. Yan. Makikita nyo naman. Diamond design na siya. Dire-diretso lang uli yan hanggang doon sa dulo. Yan, medyo magalaw pa yung camera natin. A few moments later. At bali ito na guys, natapos na natin yung second design natin. Yung una single pleats lang, tapos eto na yung unang design, part 2. Single layer ng diamond design.
At bale, ito na nga guys, yung single layer ng diamond design sa ginawa natin na single pleats, tapos ginawa natin candle design, tapos ngayon ginawa na natin siyang single layer ng diamond design. Sana nakuha nyo, kung hindi naman, comment down below na lang. Ang ginagamit ko palang cloth dito is Gina Silk guys. Ang table natin is nasa 2 meters. Tapos, maganda ng design kahit anong klaseng design. Kung ang gusto nyo ng iba't ibang klaseng design, dapat yung haba ng cloth nyo at least 12 yards. Sa 2 meters na table, lahat ng klaseng design na ng paggagawa ng table skirting, magagawa nyo na sa 12 yards na tablecloth din. Sana nakuha nyo yung video, kung hindi naman, comment down below kagaya ng sinabi ko kanina. Keep safe palagi. Kita-kita na lang tayo sa part 3. Salamat.